Boss, meron ka bang alam dito kung saan pwedeng makicharge? Okay. Nasiraan ka ng motor, kailangan mo ng tulong. You reach for your phone, pero low bat siya. The worst part is, you're in the middle of nowhere. Charger! Pa-charge! Charger! Pa-charge! Pa-charge po! So nagbiyahe pa ako for 30 kilometers and nagfilm ako for 5 hours para lang dun sa video na napanood ninyo. Mamaya mag-edit na ako. So kung na-appreciate niyo yung effort na ginagawa ko dito sa mga video ko, please, mag-subscribe na lang kayo sa channel and paki-share itong video na to. Malaking tulong na yun para sa akin. Salamat! Proceed na tayo dun sa video natin for today. Uwi muna ako. So i-share ko muna sa inyo yung pinakauna kong cellphone holder. So nabili ko to for about 250 pesos. Noon pa, matagal na, mga 2 years ago. So it doesn't matter kung gaano kalaki yung phone no, nag-spread naman siya. Then ipit mo lang siya, mabuti. Okay naman yung kapit niya, hindi naman malalaglag yung cellphone ninyo. Usually, nilalagay ito dun sa bolt ng side mirror. Ang problema ko dito, so kahit hawakan ko pa ito ng mahigpit, yan, nagbabibrate siya. Kasi nga, itong stem niya, parang wire lang, alambre lang. So hindi mo talaga maiwasan na magwiggle ito. Ngayon, kapag nagwiwiggle ito, syempre, nagmumotor ka, ayun o, nakakasakit lang siya ng ulo. Pag tinitingnan mo, sakit yung mata mo, sasakit yung ulo mo. Doon ko na na-realize na kailangan ko na palitan itong cellphone holder ko. Yan. So kung kayo, bibili pa lang ng cellphone holder, hindi ko ito nire-recommend na bilhin ninyo. Sayang lang yung pera ninyo. Ang dapat ninyong bilhin is yung sturdy or wala siyang wire na ganito para malinaw niyong makita kung ano man yung tinitingnan ninyo sa cellphone ninyo habang nagra-ride kayo. You really get what to pay for sa mga ganitong item. So yung akin, yung bago kong cellphone holder, nabili ko siya for about 600 pesos. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung cellphone holder ko. Punta tayo dun sa motor. Nakalagay na kasi siya eh. So, ayun lang naman. Isang tip lang sa inyo. Nasa sa inyo na lang kung susundin ninyo. Mag-proceed na tayo dun sa video. Okay, start na natin yung diagram and layout. Pero bago yun, kailangan muna natin malaman kung ano ba yung objective natin. Ang main objective natin is makapaghanap ng linya kung saan natin i-coconnect yung ating CP charger. Ako, ang naisip kong paglagyan is yung dun sa ignition switch. Bakit? Pag-aralan natin. So, yung ignition switch, meron siyang off dito, on dito. So, usually, normally, ganito ang position niya, di ba? So, merong dalawang linya yan. So, ito yung input, dito yung output. Kapag ito-turn on yung engine, magkoconnect yung linya na to, diba? Sa susi. So, itong input, nakakonekta to diretso sa battery. Positive yung line connection niya. Kapag sinuswitch natin yung motorcycle, natatransfer yung energy dito sa output, which is positive din. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag in-on nyo yung switch, diba nag-on din yung mga digital panel ninyo, yung ilaw, galing dito sa battery yung power. So, ganyan yung overall setup ng ating ignition switch. Ngayon, yung ating charger,
para gumana ito, kailangan niya ng positive and negative connection. So ang rule natin sa pag-i-install ng electrical equipment or abubot sa motor natin is ganito. Ground will always go to ground connection. Meaning, itong negative side ng charger natin is i-coconnect na natin siya either sa battery na negative or sa ground ng motor, sa mga bolts. Automatic, nasa ground na yan. So, ang poproblemahin na lang natin is itong positive connection, kung saan natin siya ilalagay. So, meron tayong dalawang option kung paano natin gustong mag-function itong charger natin. Ang option 1 is kahit nakapatay yung motorcycle, naka-off siya, pwede kang mag-charge. So, option 1 yan. Ang option 2, kapag nakabukas lang yung motorcycle, dun ka pwedeng mag-charge. Kapag naka-off siya, so hindi ka pwedeng mag-charge. Kung itong option 1 ang gusto mo, itong positive line, ikokonekta mo siya dito, diretso na sa battery. Yung option 2, kapag naka-on lang yung motorcycle, dun lang gagana yung charger ninyo. Yung positive side ng charger, dito mo siya i-coconnect sa positive side ng output ng ignition mo. Para kapag naka-off yung motorcycle, hindi mo mapapagana itong charger mo. Kasi nga, putol yung connection dito. Ayan. So, nasa sa inyo kung alin ang pipiliin ninyo, kung option 1 or option 2. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung actual na linya na pwede nyong pag-connectahan. So, kapag kayo naman ang mag-i-install, screen capture nyo lang ito para kapag actual installation na, meron kayong guide and hindi kayo malito. Kasi kapag nagkamali kayo ng connection, pwedeng pumutok yung fuse ninyo or masira yung mga electrical components ng bike ninyo. Kung ipa-follow nyo lang mabuti itong diagram na to, wala kayong magiging problema. So mag-proceed na tayo sa garahe, gawin na natin yung actual installation. So, itong sa akin, napili ko siyang ilagay dito, yan. Sa ilalim siya mismo ng manubela. Itong bolt na to, ilalagay ko siya dyan. Iipit ko lang. Yan. Ilalagay ko muna and then ipapakita ko sa inyo. And dito siya naka-mount dito. Then ito, yan. Yan. Meron din siyang charger. Ito siya. So, waterproof yan. Meron siyang sealed na goma para hindi pasukan ng tubig. Ito yung wire ng charger. Hindi siya ganong halata kasi black wire naman. Ayan, ganyan yung itsura niya kapag merong cellphone na nakamount. Kita ko yung panel, kita ko rin yung phone. So, babaklasin ko muna yung bearings ng motor and then tsaka tayo mag-start magtrabaho. Okay, yan na. Tapos ko nang baklasin yung flarings niya. Binaklas ko lahat kasi meron pa akong ibang nilalagay. Sinasabay ko na dito sa tutorial. Matrabaho kasi yung pagtanggal ng mga flarings niya. Kaya yung mga project ko, miniminsanan ko na. So balik tayo sa video. Ang hahanapin muna natin is yung wire nitong ignition. Meron siyang parang tube. Para siyang cylinder. Ito. Yan. Then sa ilalim niya, dito sa put niya, merong wire. Hindi ko alam kung nakikita ninyo. Ito, itong hawak ko. Yung wire na yon, susundan natin. Ipat ako dito sa kabila. Kung susundan mo yung wire na yon, ito siya. Ayan. Dito kanya dadalhin. Parang meron siyang terminal dito. So, itong terminal na to, dalawang wire yan. Yung isang wire dito, galing sa battery. Kaya nung makikita nyo sa diagram. Yung isa naman is papunta na dun sa mga electrical components ng bike. So, ayan na siya, nakalagay na. Then, yung wire niya, ito, pinadaan ko na dun. Ayun, ito sila. Ito yung wire niya, ayan. Iko-connect na natin siya. So, ang uunahin yung ilagay dito is ito munang negative. Yung sa akin, ilalagay ko lang siya sa body ground ng motorcycle. Pero pwede nyo ring idiretso ito sa negative side ng battery. Tatanggalin ko lang to. Then, papasok mo lang siya. So, ayan na, nalagay na yung negative side. Dito naman tayo sa positive. So, itong positive, ilalagay natin siya dito. Ngayon, dito na kayo mamimili. So, kung gusto ninyo na nakakapag-charge kayo kahit nakapatay yung motorcycle, yung isang wire dito, yun ang function niya since diretso siya dun sa battery. Tapos, yung kabilang wire, makakapag-charge ka lang kapag nakasindi or nakabukas yung motorcycle. So, ako, ang napili ko is kapag nakabukas lang yung motorcycle, dun lang ako makakapag-charge para maiwasan ko yung madrain yung battery kasi walang kickstart itong motor ko push start lang siya. Ang gagawin mo muna is magta-trial and error tayo. Dalawang wire lang yan, 50-50 chance. Anyway, kahit saan nyo i-connect dyan, wala namang masisira. So, subukan nyo lang. Meron siyang parang hook dito sa gilid. Pipindutin nyo lang yan, tapos hihilain ninyo. Ayun.
So ang napili kong bunutin is itong kulay pula muna, itong kulay pula. Simple lang ang gagawin niyo. Kaya hindi mo siya mabunot ito, itong wire, kasi meron siyang ipin doon, yun. Umaharang ito. Ang gagawin niyo lang is tutulak niyo lang 'yun. Tutulak niyo lang, hihilain niyo na sa baba. 'Yun. So ito yung humaharang kaya hindi niyo siya mahila. Ayun. Angat natin siya ulit. Kita niyo yung ipin na 'yon kaya hindi niyo siya mahila. Ang gagawin lang natin, push mo lang siya pababa. Push mo 'yon tapos hilain mo. So ngayon, ilalagay na natin dito sa pula yung positive ng cellphone charger natin. Irarap mo lang diyan and then pag nailagay mo na siya, ibabalik mo na ulit. Pero bago mo siya ibalik, iangat mo ulit tong lock niya. Ayun, pag nakaangat na, pwede mo lang ibalik ulit. So kung paano mo siya hinila, ganun mo rin siya ipapasok. Okay? Ayun. Make sure na sumabit pabalik yung ano, yung ngipin na yon, ha, or else matatanggal to kagad. Kukonek lang natin pabalik. Pag nakakonek na, susubukan na natin yung charger natin yan. Titingnan natin. Ayun, kung makikita nyo, meron siyang kulay. Ayan, oh. Naka-on agad. Itong charger na to, meron siyang on-off switch. Pwede mong i-off dito, ayan, oh, para mamatay siya. Para hindi ka makapag-charge, pwede mo ring i-on. Ayan. So as of now, ang connection natin, dumiretso siya sa battery. Kasi naka-on ito, oh. Hindi naman naka-on yung motorcycle. Ililipat niyan natin ito sa kabila, dito sa kulay brown na wire. Tignan natin kung ano yung difference, ha. Tayo sa kabila, tanggalin natin yung brown. Ayan. Ayan. Pag nakabalik na, pwede nyo nang i-check itong charger. Tignan natin ulit, ha. So ayan, wala na siyang ilaw. Gagana lang siya kapag on natin yung motorcycle, ha. Ayan, ha. Ito nyo. Pero pag papatayin ko yung susi, mamamatay din yun. Ngayon nakita nyo na yung buong process, nasa sa inyo na lang kung ano yung gusto nyong gawin na method. Kasi kanya-kanya naman yan, motor nyo naman yan, kaya gawin nyo yung gusto nyong gawin. Basta ako, tinuturo ko lang paano siya i-execute. Sa akin lang, mas safe itong method na ginawa ko. Naninigurado lang ako. Pero kung gusto nyong makapag-charge pa rin kahit nakapatay yung motorcycle, nasa inyo naman. Okay? Kanya-kanya yan. Una na ako, no? Okay, bye-bye. Tumango siya.